tomorrow, we will make another t-shirt and let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we had for Jesus. Let Him be the one to guide us as another New Year starts. And may the spirit of Christmas be back to Emily's Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey, and for today's vlog is itutur ko kayo sa aming Pasko Paksiw house theme for 2019. So kung napanood niyo yung house tour natin last Christmas, last year, ang theme namin is red and white, and for this year naman, as you can see, black and white checkered yung theme natin. And mostly ng mga gamit, hindi ako nagdapit ang vlog ngayon kasi wala rin naman ako talagang masyadong madaming binili. Mostly it's recycled. This old chimney is recycled for the 4th or 5th year na siguro. Pero nung ngayong taon, since yung theme nga namin is black and white, kailangan syempre di ba the temperature. So, pinalitan ko lang yung pinaka-cover niya ng black and white using cartulina. So, ayan. Start tayo dito sa my main entrance ng bahay namin. But ito yung pinaka-main entrance namin. And usually, for Christmas, hindi na namin ito ginagamit. Kasi nga, gusto ko yung may pa-snow-snow effect, di ba? At may chiminea effect. So, dito na talaga yan. Kaya hindi namin ito nagagamit pag December. Ito is old, ano pa yan? Old decor lang din. Ang pinalitan ko lang dyan is yung mga accent balls. So, for this one, temple rin yan, same sa Christmas tree natin. Ang ginawa ko is yung pinaka-Christmas ball is binalot ko ng checkered na red and white. And then, nilagyan ko lang ng accent na cherry and leaf. And, cute siya. And then, ito naman is ganun din. Cane tone ang original is gold and white. And then, para pasok lang sa team, dinagdagan ko lang ng black na ribbon instead of gold. And then, ito is mga from old years pa yan. Kasi parang black and white and then may touch of red lang. So, kung nakita niyo to sa ating previous Christmas house tour ng 2018, ang totoong ano nito is color red. Ito yung daya niya, no? So, ganyan siya, di ba? Para kasama siya sa team, ang totoo niya talaga red. Since meron lang kami mga sobra-sobrang tela, ang ginawa namin is, para pasok din siya sa team, ginawa namin siyang black and white checkered. And ito is dumana rin to. Display talaga ito sa bahay, pero naisip ko, since medyo black and gray siya, pasok siya sa team, kasaragyan na lang natin yan ng Merry Christmas or kinyama-kinyama dyan. And then, ganun pa rin to. Velcro. Ano ba yung tawag dito? Microfiber pa rin ito na galing sa Divisoria. For this one, around 50 pesos yung isang plastic na gano'n. And ganito pa rin yung peg ng chiminea natin. Meron lang tayo dyan parang Christmas lights na magsisilbing parang fire niya. And then, ayan, ganun pa rin. Nilagyan natin yung mga sides ng microfiber. And ito is old na rin ito. Pati na sa atin ito ng Skylar Lane. Thank you so much, Skylar Lane. I-happen niyo siya sa Instagram. Magaganda yung mga ginagawa niya, yung mga socks and yung mga malaking-malaking sako na ganito. So, MX Baby Vlog lang yan, tsaka TV Baby. So, ayan. And the next naman natin is itong living area natin. So, ito yung second sala namin dito sa bahay. Kung nasan yung, parang ito yung entertainment room namin. Kung nasan yung aming TV. So, as you can see, ito last year is red. Originally red naman talaga to, pero syempre umarte ako and gusto ko pasukin siya sa team. So binalutan ko lang siya ng black and white na checkered na tela. 60 pesos sa Divisoria isang yard na ganito. And ang dami nagtatanong, yung nag-post ako ng picture paano daw siya kinakabit. Ano lang yung malaking staple na nabibili sa Ace Hardware or any hardware, parang around 200 lang yun. Meron na ako nung matagal ko nang ginagamit mga pag-DIY. So, ayan.
ang lakas maka, ano, Chris Aquino or Boy Abunda, di ba? Kaibigan, isa tayo. So, yeah. Gusto ko talaga tong chair na to. Mahal naman kasi pag magpa-upholster ka pa, di ba? And then parang 2 months lang siya, natatanggalin mo na agad. So, yeah. Christmas tree. Same old Christmas tree na binili natin sa Dapitan last year. Ika 2 years na ngayon. This is only 1,800 pesos. Ililink ko rin sa description box below yung pinaka-Dapitan vlog kung gusto nyong mapanood. Kasi nga, hindi ako nag-Dapitan ngayon. For the balls, ganun din. Ito yung mga red balls namin last year. Kinover lang rin. Gusto ko kasi parang uniform lahat, pare-parehas. And then, since last year, meron din ako mga silver balls. Yung mga silver balls naman ang ginamit kong pandagdag para mas mukha siyang busog, di ba? Ang tsaka kaya sa Christmas tree, yung parang not enough vitamins. So, ayan. And then, yung baba, ito is, ito rin yung last year na ginamit namin. Second hand ko lang ito binili sa carousel. Hindi ko maalala, parang 300, pero luma na siya. Ang ginawa ko lang, ito yung puti. Tinahian lang natin siya, kinaveran din natin siya ng black and white na tela, same as dun sa ano. Para pasok din yung ano niya, yung drama niya, yung peg niya, di ba? And for the gifts, as you can see, nilagyan lang natin siya ng, oops, wait lang. Nilagyan natin siya ng balot. Ito is balot din siya ng tela na checkered. And then, sa DB lang din nakakabili ng mga ganitong ribbon. Moraita bells lang naman yan. And then, ito naman is drama-drama para lang makapasok lang sa black and white na peg natin. And syempre, ang mga reindeer, hindi rin sila nagpahuli. Luma na to, from Dapitan pa to. Wala sila dating scarf, ganyan lang sila. Kung tatandaan nyo, last year. And syempre, para may drama, kailangan ka bilang din sila sa team natin, diba, ng black and white na checkered. And bumongga, kasi yung ano naman talaga namin, itong pinakasupa talaga namin is gray na, diba? Parang yung team kasi dito is gray and white. So, wala na akong in-adjust dyan. For this part, the same part of the last year, itong ating DIY na Christmas Village. Medyo hindi lang sapat, not enough vitamins lang ng onti yung mga ano niya, yung mga cotton niya. Pero same old pa rin to. Sobrang laki na matitipid mo dito kasi even sa Dapitan, pag daw mura na sa Dapitan compare sa mall, sa Dapitan yung mga buong Christmas Village would cost around 3,000 pesos and up. Pero pag ito, binili ko lang siya ng separate, parang less than 1,000 lang siya. And then yan, nilagay ko na lang siya sa flat na kinemer. Sa previous year na ginawa ko, nung mga 2 years or 3 years ago, ang ginawa ko is tabla lang talaga. Pinuno ko ng microfiber. And then ang ginamit ko is yung train tray na ni Brielle na meron siyang toy before na tren-trenan. Yun yung ginawa ko. And then, bumili lang ako ng mga train-train na ano sa Divisoria yata. Na-try kong i-flash dito yung mga pictures. So, yun. Discarte lang talaga kasi nga, ang mahal din ng mga ano, parang sa akin hindi worth it. So, next naman natin na stop is dito sa ating first sala. So, ito yung more on receiving area natin. Nakita niyo ito ng maraming beses. Nandito rin yung ating family wall. Nandiyan yung ating mga achievements and mostly talaga is yung mga family pictures. Okay. So for the, ano naman, syempre, katento rin to dapat, di ba? Ito is tinahi lang to. Sabay-sabay na lahat ng tela na ganyan and then cut-cut na lang, tahi-tahi. These are, nakita nyo na to siguro, last year, lumang decor na yan. Bukod sa black and white pink, gusto ko rin medyo farm style, di ba? Kahit last year, gusto ko yung mga farmhouse peg. And then, yung mga unan, old unan yan, ang ginawa lang is, instead na bumili ka, ang hirap kasing magharap ng black and white na theme na papasok. So, tinahi lang siya. Ganyan lang siya. O, di ba? Madali lang magtahi ng trophy, no? Promise. Sobrang affordable. Magkano ang isang tela? 60 pesos. Pag bumili ka sa mall, hindi ka makakahanap ng 60 pesos na tropilo.
So, sa mga nagtatahi dyan, or kahit hindi ka nga nagtatahi, kaya-kaya mo, square lang siya. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng zipper. Ayan. So next naman natin is ang ating kitchen area. And let's forget. So as you can see, pasok pa rin sa team natin yan. Siyempre, hindi pwedeng hindi mapapasama ang kusina natin sa black and white and then farmhouse kahoy-kahoy peg. Lahat to old na. Ito is from the Pitan. I think natawaran to ng 30 pesos per piece. So sobrang mura. So the Pitan ang isa sa mga pinaka murang lugar na nakita ko yung mga gantong kahoy-kahoy. Masaya siya. And then ito is wala lang effects ang kalan, dinagdagan na ng drama-drama. And ito yung nakakatuwa dyan. Ito is parang pinahilang yan na, ano yung tawag sa pagmayaman na gano'n? Ano yung tawag doon dad? Basta something yung sa mga restaurant na mga mamahaling ano. Ganyan. And then syempre para pasok lang sa black and white checkered na theme. And then, may drama lang na cherry! So, ganyan yung ano niya. And then, para kunyari mukhang yayamanin. Pero sobrang chipanga lang yan. DIY lang. And then, next naman is, dito sa kitchen area, wala na masyadong Christmas dito. Ito na lang. These are all from previous years pa. So, yan. Ito sobrang tagal na nito. Ano parang 5 years na rin siguro? 6 years na siguro. Ito is sa Shopwise to. Parang mga 40 pesos. And then ito yung mura talaga kasi set of 3 to or set of 6. Less than 200. And ang ganda nung decor-decor niya. Ayan. Salamat sa Diyos. Hindi pa naman nila nababasag at kumpleto pa. And then syempre, dito ito talagang originally kahoy-kahoy siya. So dinagdagan ko lang ng konting accent na red and white. Wala na akong maisip na pwede pang i-black and white checker dito. So, ayan na lang. And next naman natin is sa labas na tayo. So, let's! So, nandito naman tayo sa pinaka, ano namin, landscape ba tao doon? Hindi ko alam sa labas namin. And as you can see, yung homeschool area natin dito. Yung decor is the same thing din sa loob. Black and white checker. Siya. And, kinarin talaga namin na magkaroon ng mga snow effect dyan.
bale, dun sa ibabaw is nilagyan lang natin siya ng microfiber. And then sa loob is nilagyan lang natin siya ng Christmas lights. And umulan na ilang beses, pero parang lumalaban naman yung mga Christmas lights natin. So, ayan!